aminin natin mga boss, lahat tayo takot na i-park yung ating sasakyan sa isang public place tapos pagbalik natin meron na tong bangga. May damage, ginasgasan, winalang hiya o kaya naman mga boss, alam naman natin baka nasagi ng iba ring nagpa-park. Sa pagkakataon na yan mga boss, ang maaasahan natin yung mga car dash camera natin. Kaso, may mga car dash camera mga boss na nagre-record lang kapag naka-turn on yung ating makina o kapag bumabiyahe tayo. Paano kapag naka-turn off na? Ngayong araw mga boss, ipapakilala ko sa inyo yung bago nating car dash camera na kayang mag-record 24/7. Ito mga boss, yung kamerang tinutukoy ko sa inyo, Azdom or AZdom Dashcam M01 Pro. Napaka-optional lang camera na to mga boss kasi pwede nyo siyang bilhin depende sa needs ninyo. Kung gusto nyo ng car dash camera lang pero walang kasamang rear cam, pwede po. Kasi yung rear camera niya sold separately na. Pero kung dash cam lang ang bibili nyo, ayan yung kanyang presyo. Kung bibili naman kayo ng may kasamang rear camera, ayan po, ipinapakita ko rin sa inyo sa video. Tapos meron din na option dyan kung gusto nyo lagyan na siya ng 32GB memory card. Ang halaga niya is 2,399 kapag may 32GB card na. Kapag 64GB naman is 2,599 pesos naman siya. Ngayon mga boss, paano siya magre-record ng 24-hour video? Eto mga boss, kailangan nyong bilhin yung kanyang hardwire kit worth 899 pesos. Yung hardwire kit na yun mga boss is eto. Okay? Kinakabit ito direkta sa ating ignition switch kung saan binabypass niya yung on tsaka yung accessory line. Nakadirekta yan sa ignition switch mga boss. Kahit naka-turn off na yung ating ignition switch, magre-record pa rin siya. Ngayon ipapakita ko sa inyo, umaandar yung ating makina. Ayan. Kaya meron tayong RPM reading dito. Papatayin natin. Hindi ko tinanggal yung aking old camera. Ito yung aking old camera. Nakakabit na yung ating Azdom M01 Pro. Papatayin ko lang yung ating ignition switch. As we all know mga boss, pag pinatay natin ang ignition switch, lahat ng accessories ng ating sasakyan namamatay. Makikita nyo, namatay yung ating isang camera, pero yung Azdom or Azdom is nanatiling naka-open. Ayan. Tapos mga boss, hindi ko pa siya pinindot for recording. Para maipakita ko muna sa inyo, kinabitan ko siya nga pala mga boss ng 128GB na memory card. At makikita nyo mga boss, ayan. Kaya niyang mag-record ng 23 hours and 37 minutes na video. Grabe, almost 24 hours video recording yan. Diba, nakikita niyo ba yan? 23 hours, 37 minutes. Almost 24 hours recording ang kaya niyang gawin. Uulitin ko mga boss, itong hardwire kit na to is optional. Kailangan nyo itong bilhin kung gusto nyo pagganahin yung inyong camera 24/7. Pero kung wala kayong hardwire kit, baka sabihin ng iba hindi nagagana yung inyong dash camera. Syempre gagana pa rin, gagamitin nyo yung kanyang ordinary power cable. Ito, sinasaksak lang to sa kanyang pwede kahit sa mga USB charger kagaya nun. Pero syempre may kasama rin syang sarili niyang port. Ayan, sasaksak nyo lang to sa cigarette lighter socket. And then sasaksak nyo rito yung kanyang cable. Tapos gagana na siya na kagaya ng mga other dash camera natin. Kagaya nito, na kapag pinatay yung ignition switch, mamamatay na rin siya. Baka may magtanong naman sa inyo, sir, paano kapag ginamit ko yung hardwire kit? Baka naman malobat yung aking battery. Actually mga boss, ipapakita ko sa inyo dyan sa video yung itsura ng hardwire kit. Tapos meron dyan mga button, apat na button yan mga boss, na kapag na-reach ng inyong battery yung ganun kababang level, kusang mamamatay yung ating dashcam. Kasi nga mas importante pa rin mga boss yung starting ability ng battery natin. Kailangan ma-maintain natin yung kanyang right voltage para makapagpa-start pa. Okay, ngayon naman mga boss, ipapakita ko sa inyo yung pinakamaganda niyang feature. Yun nga yung gravity sensing tsaka yung parking monitor. Pindutin nyo lang tong menu na to. Tapos punta kayo rito sa itsurang kotse na to. Yan yung kanyang gravity sensor. Kung nasan yung puti ay makikita nyo sa taas nakalagay high. Pindutin nyo lang yung okay, lilipat siya, napunta siya doon sa unahan. Ibig sabihin naka off, low, and then ito yung middle. Tapos kung gusto nyo yung mataas yung sensitivity niya, yan yung set nyo high. Tapos punta kayo rito sa parking monitor. Yung parking monitor yung importante mga boss. For example, iniwan ninyo yung ating sasakyan sa isang lugar, nagpark kayo doon public place, tapos biglang may bumangga sa inyong sasakyan, kusang magto-turn on itong camera na to. As of now, naka-off pa siya. Ilipat nyo muna siya sa high. Ayan. And then okay na yan. Tapos ang gagawin natin ngayon mga boss,
Patayin natin yung camera. Okay. Patayin na rin natin yung ating ignition switch. Yan, wait lang. Patayin ko muna. Mamamatay na yung ating pating isang camera. Pareho na silang nakapatay ngayon. Ayan. Nakikita nyo kahit pindutin ko, wala. Pareho na silang nakapatay. Ngayon, ang gagawin natin, babagsak ko yung pinto. Bubuksan ko yung pinto, tapos ibabagsak ko. Tingnan natin kung ano mangyayari. Nakita nyo, umilaw yung red indicator ng camera. Tapos, ayan. Nagsimula na siyang, nag-turn on siya mag-isa, tapos nagsimula siyang mag-record. Tapos may makikita kayo dun sa taas na icon ng kandado or lock icon. Ang ibig sabihin mga boss, yung video na to na kinuha na ng dash camera natin nakalock. So kahit mapuno yung memory card, hindi ito mabubura. Nakalock. May mga lock videos tayong tinatawag. Okay, so yun yung mga videos na hindi buburahin ng ating memory card kahit pa mapuno siya. Okay? So pinili ko na hindi tanggalin yung aking lumang camera kasi gusto ko magkaroon tayo ng comparison. Pero spec wise, mas lamang talaga itong aking old camera kasi ito, ang resolution niya is 4K resolution tsaka 2K resolution lang. Sobrang taas nun. Compare naman dito mga boss na 720p tsaka 1080p naman yung kanyang resolution. Okay, so spec wise lamang agad talaga tong camera na to. Pero ipapakita ko sa inyo yung actual footage, actual nakuha nung front camera tsaka nung rear camera nito para meron pa rin kayong comparison. Tapos makikita nyo, kagaya rin siya ng mga ordinary camera, meron siyang split screen. Split screen na pwedeng ipakita yung front tsaka yung kanyang rear. Ayan, depende sa gusto ninyo. Siya nga pala, optional ulit mga boss. Gaya ng sabi ko kanina, yung rear camera nito is optional. Pero mura lang naman yung rear camera niya. It's only 499 pesos. Tapos, yung pag-i-install niyan, kagaya ng mga ginagawa sa mga ordinary dash camera, once na ilagay natin sa reverse yung ating transmission, makikita nyo automatically mag-shift yung monitor sa parking assist. Ayan, naka-reverse tayo. Pag tinanggal natin sa reverse yung ating transmission, babalik siya dun sa kanyang default na screen. Ayan, yung front tsaka yung rear camera view. Split screen ang tawag natin dyan. Pakita ko muna sa inyo, 23 hours yung kanyang oras. Tapos ang kinabit ko kasi ng memory card sa kanya is eto. Makikita ninyo, 128GB na memory card dyan. Tapos kapag kinabit natin siya, 23 hours yan. Ayan, wait lang natin. Ayan, 23 hours yung kanyang recording. Kailangan mga boss,
128GB nyo ha. Kasi kapag 64GB lang yan, don't expect na 24 hours din yung recording yan. Although mga boss, syempre karakteristik ng mga dashcam na ganito, kapag napuno na yung ating memory card, dinidelete na niya yung oldest video, yung pinakaunang video. Okay, so tuloy-tuloy yun, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang recording. Once mapuno na yung kanyang memory card, tuloy-tuloy pa rin yun. Ang gagawin nga lang niya, buburahin niya ng buburahin yung pinakaluma nating video. Yan guys, so naipakita ko na sa inyo lahat ng feature ng Asdom dashcam na ito, pati yung kanyang actual footage is pinakita ko na rin sa inyo. Ulitin ko mga boss, sa mga maiging interested na bumili nito, ilalagay ko na lang po yung kanyang product link sa video description and sa pinned comments. Salamat po sa inyong panonood mga boss, at kita-kita po tayo next video.